kasi sa Korean drama ko lang ito nakikita. Nagdanan pa kayo, guys. It's really a good day today. Nakaka-excite naman. This is... We finally made it here in Myeongdong, Seoul, South Korea. It's our first time, guys. It's sobrang nakaka-excite. Oh my God, this is it! To my channel. For today's vlog, guys, as usual, isasama ko na naman kayo sa aming travel going to South Korea. Yes, we will be traveling to South Korea and it's our first time na makapunta doon. Kaya sobrang excited namin. Me, personally, as an avid K-drama fan, finally makapupunta na din kami ng South Korea. And as usual, isasama ko kayo sa aming airport process from pre-departure, immigration and arrival sa South Korea. So no guys, without further ado, let's get on to the video. So andito na kami sa may NAIA Terminal 3 para mag bag drop, guys. Masyado pang maaga kasi yung flight natin today ay 1:50 a.m. Close pa ang check-in counter dahil 1:50 a.m. pa naman yung flight. And at as of now, nasa 7:15 p.m. pa. So medyo mahaba pa talaga yung time na antayin natin. Diba? Guys, for the pre-departure requirements, apat lang na bagay yung inihanda namin. Ganun pa din naman, guys, you need to prepare your valid passport, boarding pass, round trip airfare ticket, need to pay the Philippine travel tax, and ito yung importante dahil pupunta kami sa isang bansang may visa like South Korea, need mo din ng valid visa. And before I forget, don't forget to fill out yung e-travel departure form na nasa website na yan, guys. So before kayo pumunta sa airport, pwede nyo na siyang i-fill out. Yes, guys, finally nakapag-check-in na tayo. And maaga tayong nag-check-in, guys. Nakakalito lang kasi sabi ng isa, yung instruction niya, 4 hours before the flight. And yung isa naman, 6 hours before the flight. So nagbakasakali kami sa 6 hours before the flight. And yun, nakapag-check-in na naman kami. Kasi gusto na namin pumasok, guys. Kasi para makapag-dinner na kami. So eto, guys, pupunta na tayo sa may immigration. So by the way, for the immigration requirements naman, guys, don't forget na ihanda nyo ang mga possible na hanapin ng immigration officer sa inyo. So yan na yung immigration. Good luck kasi may bago silang requirements, diba? Pero for me, halos ganun din naman kasi piniprepare ko yung mga ganung requirements, guys. So tara, pasok tayo and update ko kayo later. Yes, guys! We passed the immigration, guys. Grabe, ang bilis lang. Siguro na sa mga 15 minutes lang kami andun. From pila sa immigration, 15 minutes. Tapos sa x-ray, nasa mga 5 minutes lang. Overall, 20 minutes lang yung bilis ng immigration process for now. So later, pag-uusapan natin ano ba yung hinanap at tinanong ng immigration officer sa amin. As of now, maghahanap muna kami ng kakainan. Ano ba yung mga requirements na hinanap ng immigration officer sa amin? Ano ba yung mga questions? And ano ba yung mga process na pinagdaanan namin kanina? So for the requirements sa immigration, guys, yung dinala namin ay aming valid passport, valid visa, boarding pass, and also yung aming confirmed return ticket. Basically, yan lang yung hahanapin ng immigration officer sa inyo. However, may mga ibang documents din silang possible hanapin. Maganda kasi ngayon, guys, sa pinalabas nilang travel requirements ay very precise na talaga kung ano yung hahanapin nila. So, ano ba yung mga questions ng immigration officer sa amin? So, kanina, since nakalimutan kong ipakita yung aking confirmed return ticket, ayan, hinanap niya talaga. Kasi again, yan yung mga basic requirements, diba? So, ayun, pinakita ko sa cellphone ko yung aming round trip ticket. Ayan, and tinanong niya kung sino yung kasama namin, sino yung kasama ko, and of course, yung husband ko. Tapos ayun, tinanong niya sa akin kung kailan yung balik namin. So, sinabi ko yung date,
which is sakto naman din sa nakalagay dun sa aming printed ticket. And wala nang ganong questions, guys. Yun lang yung talagang hinanap at inanyong niya sa amin. And after that, tatak na ko and una ako sa husband. Now, eto. Ano ba yung requirements na kailangan sa Korea? Actually, guys, hindi pa ako tapos mag-fill up ng requirements for the Korea, guys, travel and entry dun. They need Q code. Ayan, i-fill up mo dun yung information nyo. Medyo nahirapan ako sa address kasi hindi siya ma-detect. I don't know. So, ayan yung problem ko na kailangan i-solve ngayon. Finally, guys, we're boarding. Grabe na talaga yung antok namin, but still excited. So, ito na. 4 hours yung biyahe going to South Korea, guys. So, let's go! Flight attendants have announced they are closing the overhead bins. We would want to thank your guests. Time check for convenience, it is now 35 minutes past the hour of 6 in the morning local time. Again, there is a 1-hour time difference between Manila, Philippines and Incheon, Korea. Good morning! We finally arrived here at Incheon Airport. Ayan, guys. Ang ganda ng panahon ngayon. And this is our first time, by the way. Right now, guys, naglalakad kami going to the immigration. So, sundan lang natin yung mga direction and also yung mga kasama natin. Since first time namin dito, hindi rin namin alam kung ano yung gagawin. So, let's go! So, guys, yung requirements lang na kailangan nila dito ay yung Q code or health declaration. So, di ba nakapag-fill out na ako noon online before tayo sumakay ng plane. Nasa naiya pa tayo. Pero, halimbawa, if wala ka pang ganun, mayroon naman silang binibigay na paper doon na pwede mong pag-fill upan para yun yung ibigay mo paglapag mo dito sa Incheon. So guys, mayroong mga nag-aabang doon na naghahanap ng yellow paper or ng Q code. So yun lang din yung pinakita namin yung code para diretso na lang. Diba? So ayan guys, ang bilis lang pala ng quarantine guys. Scan mo lang yung Q code mo and diretso ka na. So eto, di pa din namin alam kung anong gagawin. Buti na lang maraming mga signage. So sundan lang natin guys para makapunta tayo sa immigration. Guys, ayan, may train dito. Need natin sumakay dyan para makapunta sa immigration. So, let's go. Para tayo nasa loob ng K-drama, guys. This is real. Ayan, sasakay tayo ng train going to Terminal 1. Hindi pa kami dumadaan ng immigration, guys, ha. Need mo pang sumakay dyan. Let's go. Luggage claim and then transfer. Ayan. So this is the Terminal 1. Ayan, finally nakalabas na kami dito sa arrival hall. Ayan. So yun na nga guys, umabot kami ng 1 hour doon sa immigration dahil marami yung flights kasi nagsabay-sabay. So sobrang haba ng pila. Pero sobrang dali lang din naman. Pag dating namin sa immigration officer, yung binigay ko lang ay yung arrival card and yung passport namin. Visa, hindi na niya kinuha. Yes, binalik niya sa akin yung visa ko. So, yun. Guys, merong need na fill upan doon yung arrival card. And marami namang form doon. So, pwede kang mag-fill out pag andun ka na sa may immigration. Tapos sa customs naman guys, wala nang form na required fill upan. If meron ka lang gustong i-declare, then yun na, kailangan mo na ng customs declaration. Pero kami kasi wala kaming mga ano i-declare. Eh mali, konti lang naman yung mga baggage namin. So ayun, diretso na kami. So we are finally here sa arrival hall. And marami tayong gagawin now. Unang-una sa lahat, mag-pick up ng wifi na nabook natin sa Klook. Second is, mag-withdraw ng pera. Yes. And then third is,
pipick upin din natin yung ticket natin sa Arex, kasi magti-train tayo from here sa Incheon Airport going to our hotel in Myeongdong. So time check guys, it's 8:11 in the morning. Ayan. So ikutin natin tong arrival hall and tingnan natin kung ano yung makuha natin and saan tayo magwi-withdraw and saan yung mga pocket wifi dito. So let's go. So ayan guys, oh, magwi-withdraw tayo ng pera kasi may nakita akong ATM machine. Ito sa Woori Bank. Ayan. So ATM yung gagamitan ko guys as usual kasi tipid siya. Ayan. So make sure lang na na-inform nyo na yung bank nyo for travel advisory. Ayan lang siya guys, oh. Paglabas mo ng arrival, makikita mo na agad itong yan, Woori Bank. Ayan. So let's go. So yung gamit ko palang card ay debit card ko which is Metro Bank. So, let's see. Yun, tapos na akong mag-withdraw, guys. And nakakaloka. Nalilito ako kung anong i-withdraw ko pera. Basta, tagal namin dun eh. Pero yung na-withdraw ko ay 300,000 won. Ilalagay ko na lang yung conversion dito. Yan. Tapos, meron siyang 3,600 won na access fee. Ayan, guys. And, alam nyo, barya din yung na-withdraw ko. 10,000 won each worth 300,000 won. Diba? Ang daming 10,000 nun. Pero sige na lang guys. Ang importante naka-withdraw. Ayan, 300,000 muna guys kasi baka ma-stress na yung card ko. So, eto, hahanap ako kung saan pipick up yun yung Klook na SIM. Ay, wifi pala yung nabook ko guys. So, i-claim natin. Ayan guys, kasi wala akong dalang credit card at passport. Kukuhanin ko muna. So by the way, yung nabuo ko sa Klook ay itong 4G pocket wifi from KT. Ayan, ang mura lang niya guys. As in, ang mura lang niya talaga. Kaya first time namin magwa-wifi. So yun guys, 959 pesos lang. Good for 7 days na wifi na yun. Diba sobrang sulit. Ang mura lang ng wifi dito guys. So you can book naman sa Klook. Kasi available naman siya. And hindi kayo mahirapang maghanap. Kasi andyan lang siya. Pero alam nyo ba guys, na nakabook na ako ng SIM card. Yung SIM card mas mahal pa sa pocket wifi. Diba? Tapos bigla akong naisipan, mas maganda talagang mag-wifi kasi nalulobot yung cellphone namin. Tapos hotspot lang. So by the way, yung SIM card is nasa 1.4. Tapos may free na siya na ano. Eto, T-Money. Oh, may T-Money na ako. Eto guys, magta-top up na tayo. Tapos bibili din tayo ng isang T-Money dito sa CU. Ay. So guys, magpapaload sana ako dyan ng T-Money's. Pero wala silang T-Money guys. Kaya bumili na lang ako ng itong sausage. And ito, diba? First meal natin yan dito sa South Korea. Yan. Nice. Diba? Dati sa Korean drama ko lang ito nakikita. It's real. So ngayon guys, after natin here, pupunta na tayo dun sa train station sa Arex. Ayan. Kasi dun yung sakayan from here going to Seoul Station. So ayan guys, pupunta na kami sa baba para sumakay ng train. Kasi sobrang pagoda na and overwhelming. Ang daming ganap. Umagang-umaga pa lang. So pre-book din pala yung aming Arex ticket guys, nabook naman siya sa Klook, so pwede na ding magbook kayo beforehand para pagdating niyo sa airport, diretsong claim na lang. And by the way, pwede din kayong magbus. Ang bus guys, nasa labas lang ng arrival. Sobrang daling hanapin guys. Ayan. Tahimik naman dito guys. We're going to Arex. Ito na yung ticket namin guys. Oh, napalitan na namin yung sa Klook namin. Ayan. And tinulungan naman kami guys. So, ito pasok na tayo sa may express train. Ayan. Let's go. Oh yeah. Scan mo lang pala yung ticket mo.
QR code. By the way, yung time na makakasakay kami ng train, 9:28 pa. Yan yung available na train. Na, yan yung available na oras. So, mag-aantay pa tayo ng mga 30 minutes, guys. So, sige lang, chill-chill na lang tayo while waiting for the train. Yan, guys. Saktong 9:28. Ah, hindi, 9:25. Ayan, dumating na yung train. So, let's go inside. Ayan. May seat number naman, kaya okay-okay na di ka makipagunahan dyan. Kasi naka-indicate na sa ticket mo kung ano yung seat number mo. Yan, guys. Nasa loob na kami ng Paris. And more or less, 1 hour din yung biyahe from here. So, good luck. Possible matutulog na lang ako dito kasi nandok na talaga ako. 9:28 na, guys. Ayan, saktong-sakto yung oras. Umalis talaga siya ng 9:28. So, let's go. So we are finally here sa Seoul Station. And grabe sa buong biyahe ng train, guys, nakatulog lang ako. So ito ngayon, pupunta tayo sa may subway. Kasi dun, lipat tayo ng sakayan going to Myeongdong. Mga 2 stations lang naman, guys. So let's go. By the way, guys, nakabili kami ng T-money para sa husband ko. So nasa 5,000 won siya. Tapos, nag-top up ako ng 15,000 won. Ayan. So, mayroon na kami pamasahe papunta sa ano, sa ating hotel dun sa Myeongdong. Ayan. So, ayan, guys, oh. Paglabas nyo, connected na lang din yung Arex at saka itong subway. Ayan. So, lakad lang. And make sure na hanapin mo yung number 4 na sign. Kasi yun yung line ng Myeongdong. Ayan. Medyo malay-layo pa talaga yung nilakad namin, guys. Ayan, so laban tayo dito sa South Korea. Dapat talaga siya mahanap. Ay, eto. Ay, ayan na. Bababa pa tayo. So, good luck. Nakahagdanan. Ayan, hagdanan tayo, guys. Hindi lang, konti lang. Ayan, finally. Timing na timing yung pag-ano natin, guys. Dito na agad yung train. 2 station lang naman, so let's go. This is our first subway ride here in Seoul. Hindi man to subway. Express train man to. Mas dali raman tong express train. One lang. Dire-diretso. Ito kasi, ayan. Ito yung nangangapa. Insist talaga niya. O sige, third time namin sasakay ng train. But this is our first time to ride a subway. Buti na lang escalator, guys. Haba pa naman itong hagdanan nila dito. Yung sinasabi ko, guys. Wala na escalator, walang lift. Ayan. Diba, mahimok ang kargador. Ala, ito na yun. Yung Myeongdong underground. Gani, underground na shopping center. Oh, ang daming paikot-ikot. Ayan, ito na yung labas. Pero mamaya pupuntaan natin to dito. Ayan, Lacorn Dog. Diba? And buti na lang, merong ganito. Yay! Oh, diba? Ang taas talaga yung mga escalator nila dito sa subway, guys. This is it! We finally made it here in Myeongdong, Seoul, South Korea. It's our first time, guys, and sobrang nakaka-excite. Oh my God, this is it! So, yan, guys. Alam niyo, ang ganda ng panahon ngayon, guys. Mainit siya, pero malamig, tsaka mahangin. It's really a good day today. Nakaka-excite naman. Grabe. Eto, lakad muna tayo. Kasi hindi naman mahanap yung aming hotel. Ayan. Ang hirap, guys, i-navigate ng Google Map. Saka ng ano. Ng neighbor ba yun? Or neighbor.
Ayan. So, hanap tayo. So, ayan na nga guys. Diba sabi ko kanina, hindi pa kami nawawala. Eh, di nawala kami guys. Ayan guys, malapit na talaga. Grabe pa angat yung nabook kong hotel. Malapit siya sa train. Ayan. Ayan yung hotel namin guys. So, kakahanap namin guys. Grabe. So, this is our room. 2 twin bed yung room naman dito guys. Ayan yung gusto ko ay may bintana talaga siya. So, dito guys is my table. And mini ref. And nandito na yung ito. Insect design. Blower and ito heater. And this, ito another bed. Tapat niya ay TV. Ayan. So, ayan. Ito yung comfort room niya. Saan yun? Toilet. Ayan. Ayan yung toilet, guys. Malinis naman siya dito, guys. Ayan, o. So, ito siya. Ganito siya kalaki. Ayan. 0.5 natin. Para makita nyo. So, ganyan siya kalaki, guys. Ayan. Tapos dito. Dito na yung labas. And typical Korean style. Bawal ipasok yung shoes inside. Kaya nandyan yung shoes namin. Yan. So, yan guys. We finally made it to our hotel. Grabe yung pagod talaga guys. And alam nyo, time check. It's 11 a.m. na. So, 11 a.m. na kami nakarating after all the process sa airport and then pagsakay sa train. And eto na nga, nakarating na din kami sa aming hotel. So, by the way, our hotel or guest house guys ay nabook namin sa Agoda. Ilalagay ko na lang yung price niya dito guys. So, we will be staying here for 7 days. Yeah, and this is our official day 1. Yes. Pero guys, sobrang pagod na namin and wala pa kami saktong tulog. So, for today, matutulog muna kami and mamaya na kami lalabas kasi grabing antok na talaga guys. And yung name ng aming hotel guys ay Red Guest House. Ayan. Located siya sa Myeongdong. And malapit niyang exit ay yung exit 4 and 3. Ayan siya. Kaso nga lang, pakyat siya guys. And medyo nahirapan talaga kami sa paghahanap. Ayan, especially ako. Hindi pa naman ako magaling sa mga direction, di ba? So, nawala kami. Anyhow, nahanap naman namin. And eto na kami. So, mura siya. Maganda naman yung reviews niya. And then, wala nga lang siyang elevator dito. So, you need to climb up. Like us na nasa 3rd floor. Pero yung mga gamit naman namin guys ay may dumb waiter na tinatawag nila. So, diretso na yung luggage namin sa aming floor. At least hindi na kami magbubuhat, diba? Ayan. So, matutulog na kami guys. Wala pa kaming kain. Pero sleep. Sleep muna talaga. Before I forget, ito pala yung saksakana nila dito. Yung pabilog. Ayan. So, buti meron kami nadalang adapter guys. So, kayo din, magdala kayo para hindi kayo mahirapan maghanap ng saksak dyan. So, mag-charge muna kami kasi lobat na talaga. Damn!